ay natutuwa kasi hindi ko inaasahan na maraming dadalo, no? So first time kinausap ko si Brother Gerald, no? So kumain kami siya doon sa joint fellowship na magaganap. So the glory of God, so nangyari ito. At pangalawa po doon, nangyari sa church ni Pastor Nestor Arevalo, no? So natutuwa kami. So kahit so umpisa na yun, hindi pa lang kami, pero hindi ganun, hindi pinabayaan ng Diyos na kung saan, hindi malungkot yung buhay, napaka-enjoy. Na kung saan, sabi nga, bawat isa, kung saan, pag napakinggan yung salita ng Diyos, ito yung kikilos sa buhay yung bawat isa, na kung saan, mag-enjoy sila. No? So sa oras nito, mga kapatid, kami po ay magpapasalamat at kung saan, kami po ay magbabahagi, no? So ako po ay mag-share sa inyo about sa kabataan. So total, pagtikip ulit ko ng kabataan, kaya ibabahagi ko lang po yung salita about sa kabataan. So, may mga Biblia po ba tayo? Amen. Amen. So kung may Biblia po tayo, buksan po natin yung banal na kasulatan sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. So sabi dito, isa-isayin ko lang po yung binigay na example ni Timothy. So kilala niyo na po ba si Timothy? So amen. So si Timothy, hindi ko alam kung sinulat niya ito nung kabataan pa siya o may edad na siya, no? So sabi niya dito, bilang isang kabataan, sabi niya, let no man despise the youth, so huwag hamakin. So alam niyo po ba, sa Biblia, hindi ko alam kung may nakasulat na teenager, pero sinasabi ng Biblia, youth. So bibigyan ko lang po kayo ng background kung bakit youth yung binanggit, hindi teenager. So alam niyo po ba yung word na teen or teenager? So nanggaling po yan sa Western culture, no? So pag sinabi yung Western culture, galing po yan sa Amerika. At sa Amerika po, ang ginagawa nila ang kabataan ang nasusunod, kaya kung may kita yun sa mga palabas, so kailangan yung bata suportahan ng magulang. So may kita nyo sa ibang bansa, napakalala ng mga kabataan, no? Kaya pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng mga joint fellowship. So bihira lang po, at sabi nga ilang kabataan na lang kung saan may ihit sa salita ng Diyos. So isa-isayin po natin yung sinasabi ni Timothy, no? At sabi po dito, bigyan ko lang kayo ng background about kay Timothy. Si Timothy po, isa po siyang mix, kasi yung nanay niya, Jew, at yung tatay niya, Gentile, no? So na-convert siya po sa lugar ng Listra. So isa-isayin po natin yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 12. Sabi dito, let no man despise the youth, but be thou an example unto the believers. So pag sinabi mong believers, Christian ito, hindi po ito yung nakalabas. So may binabanggit siya una, ano dito, yung word. Sabi niya, be thou an example unto the believers in word. So pag sinabi mong in word, so ito yung salita ng Diyos. Alam natin, dati tayo makasalan o dati tayo unbeliever. Pag ikaw naging believer na, mababago ka. Yung word na tinutukoy po dito, ito yung salita ng Diyos. Pag sinabi mong inward, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, buksan niyo po, sabi diyan, but sisulan ko sa atin. So sabi dito, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Pag sinabi kong new creature, bago na siya, hindi na siya gaya ng dati. Kapag ang isang tao na bago, isang kabataan, dapat may kita sa panlabas. Dahil alam natin, ang salita ng Diyos kumikilos sa panloob. So ano yung dapat na makita sa isang kabataan? Una in words, dapat mababago ka una sa iyong gawin. So dati kung nagsasalita ka ng salita ng sanlibutan, hindi na dapat ganun, kundi nagsasalita ka ng salita ng Diyos. So ayun po ba? So hallelujah. Pangalawa sa iyong attitude, hindi ka na gaya dati ng dati. Tumutugtog ka sa labas, ngayon hindi nga. Tumutugtog ka na sa inaawit mo yung salita ng yung awit ng Diyos, ano? At pangalawa, kung saan dito yung attitude mo, yung pananamit mo, kung dati, susuot ka ng t-shirt lang, parang pupunta sa mall, no? So dapat hindi na ganun, dapat Christian, ano na, Christian, ano dito, yung outfit, no? So pangalawa, balikan po natin. So
Sabi dito, pangalawa, in conversation. So sa isang kabataan, ano ba dapat yung pinag-uusapan yung buhay sa labas? Yung buhay na kung saan napapanood natin sa TV, di ba? Yung sabi nila, yung gagawin niya, yaya dab smash, di ba? So sikat na sikat siya na kung saan inaabangan pa ng ilang kabataan. So dapat yung ba makita sa isang kabataan na kung saan yung napapanood nila na pagkukwento nila sa loob ng paralan, dinadala pa dito. So hindi po dapat ganun ang buhay ng isang kabataan. Sabi dito, dapat maging example ka sa isang believer. Kaya dapat sa isang kabataan, unang-una meron tayong dalang Biblia. Bilang patuloy na nagbago na tayo. So dapat meron tayong Biblia. Pangalawa, kung saan yung pinag-uusapan natin dito, yung dapat salita ng Diyos. Hindi po kaya sabi na, bata ka lang, dapat makinig ka lang muna, bawal ka sa kung saan. Separate ka sa gawain ng matatanda, dapat hindi ganun. Kasi sinasabi dito ng Bible, di daw ang example ng believer, wala nang sinasabi kapwa kabataan na matatanda. So, general yung pinapanggitan. So, dapat ang pinag-uusapan dito yung buhay. Saan, alam natin yung buhay si Kristo. Then, sumunod dito, in charity. So, yung charity dito, alam natin si Brother Van na meron siyang booklet na basa ko yung 11 commandments, so which is love. So alam natin yung love na ito, hindi siya karnal, yung pag-ibig sa tao na tutulong ka, yung financial, pagka maungutang, hindi po yun. Yung tunay yung pag-ibig, kapag ang isang kapatian, isang kabataan, kapag ang kabataan, dapat binibisita mo. Once na hindi siya nakapunta sa loob ng church, hindi siya nakadalo, first, second, so kailangan bisitahin mo na siya. Kung siya man ay may sakit, dapat punta mo siya, ipag-pray mo. Hindi po akit kabataan ko, walang kagaling na bawal, hindi po. Kapag ang isang kabataan, may isang believer, may salita ng Diyos, may bawal yan. So, ano pa? In spirit, so bakit in spirit? So isang kabataan, napakahirap, bakit po maraming tukso. So sa Revelation chapter 3, so bakit may overcome doon? So maraming pagsubok lalo sa kabataan. So mapapansin nyo, sa kalsada o sa television, puro kabataan. Diba? So hindi ko man tawag dito. Yung example lang po, yung sa TVB, sa pamilya ko yan, di ba? So inaabangan, puro kabataan, yung sa mga The Boys, mga kantahan, ano? So puro kabataan ang nakukuha. So bakit po gano'n? May sinasabi po si Apostle Paul, buksan po natin sa Romans chapter 8, verse 1. So sabi dito, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh, but after the Spirit. So pag lumakad tayo sa flesh, alam natin yung laman natin, makasalanan ito eh. So paano ito malilinis? Kailangan mo lumakad sa salita. So paano ka lalakad sa salita? So kung hindi ka umate, hindi ka palatalo, kasi isip mo, at ligtas na ako eh. Tinanggap ko na si Kristo, bakit? Kasi once na unbeliever ka pa, nakakilala ka, so ligtas ka na, hindi po ganun. Walang sinasabi na ang Bible na kapag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Sabi ni Kristo, ang bawat gawa na tinagawa, gagawin nyo rin ang higit pa doon. So sinasabi ko lang po, sabi ng Biblia, kaya inuulit ko lang, no? At ano pa sabi niya? Walk not after the flesh, but in the Spirit. So bakit? Sabi sa Galatians, susukulan. Galatians chapter 5, verse 27, no? So sabi nga doon, let us walk in the Spirit, no? So kailangan na muhay tayo ng Espiritu. At alam natin, walang iba kundi si Kristo. So may isa pa akong nabasa, no? So pasensya na po, hindi ako sanay sa quote ng prophet, hindi po kapisado. Pero ito lang yung naalala ko, sabi niya. Once tayo nagaling sa loob ng church, after service, dapat paglabas natin, Christian pa rin tayo. Araw-araw, Monday to Saturday, dapat ganun pa rin tayo. Hindi tayo bumabalik. So, minsan, pag nasa loob tayo ng church, misigaw tayo, anak, praise the Lord, umiiyak pa. Pero pagdating ng Lunes hanggang Saturday, minsan, naging praise the Lord. Totoo po yan. Bakit? Yung buhay natin, minsan, bumabalik tayo sa dati, no? So, hindi talaga, minsan, hindi nakikita sa buhay ng isang tao. Minsan, nadalala pa siya lalo na sa kabataan. So, balik po tayo sa first community. Then last, impurity. So pag sinabi ng purity, so ito yung kalinisan. So ano yung kalinisan na yun? So pagdating sa isang Kristiyano, isang kabataan, dapat malinis ka. So katulad ng nabanggit ni Brother Gerald, hindi ka maagaw kung marumi ka. So basahin natin yung Ephesians chapter 5. So sabi dito, Ephesians chapter 5, verse 27. Uyakit po natin sa 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of the water of the word. Verse 27.
that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So, ibig sabihin ng purity, dapat wala kang dumi. At pagdating sa dumi, alam natin dito yung literal na yung dumi. Yung pag naligo ka, malilis, hindi po yun. Ang pinag-uusapan dito na paglilihis sa iyo yung salita o yung sabi nga yung gawa ng sanlibutan na pang-araw-araw na kung saan isan nadadaya ka, hindi mo alam isan nadadala ka. So ito yung karunihan. Kaya kailangan mo, sabi nga, kailangan mo ipamuhay yung salita ng Diyos. Hindi lang po araw ng Linggo. Kasi kung araw ng Linggo, napakalugi mo kasi yung Monday to Sunday. Wala kang panapang. So anong dapat mong gawin? Kailangan meron po tayong gawain. Ilang kabataan. So maalala niyo po ba? So ang isang kabataan, bakit siya yung pinaka-example? Bakit sinabi ni Paul na siya yung example? So basahin po natin yung sinasabi ng Ecclesiastes chapter 12. So sabi dito, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not. So bakit po remember in the days of thy youth? So bakit po remember, sinasabi ng Bible, yung kabataan? So ang kabataan po, alam natin pagdating sa physical, meron niyang lakas eh. So ang kabataan, pumupuya ng adventure. Pero ang magulang sa kabataan, alam niyo po kung ano? Wisdom. Bakit po? Naliligaw ang buhay kung may kita natin. Ang kabataan, meron siyang lakas. So, isang lakas lang ng loob, kaya isang lakas ng buhay ng alam niyo na, di ba? Sa labas. So, tapos po sila dito. Yung wisdom na yan, alam natin yung salita ng Diyos. Kaya kailangan nila ng mga nakakatanda o yung tao na elder. So, bakit po? So, yung elder, meron po silang wisdom, pero mahina na po sila. Hindi ko na sisimi lang, no? So, alam natin yung iba pagka may kanya talaga. Isa yung nahihirapan na. Pero yung kabataan, pag oras na inutusan mo, dalawin mo yung kapatid natin ng hiniha. So, may lakas yan. Kahit paghapon pa yan. So, kaya nga meron silang, yung lakas nila ginagamit nila saan? Sa wala, di ba? Yung mga sports, basketball. So, diyan ba dapat naubos? So, hindi po dapat yan naubos ang lakas ng isang kabataan. So kaya sinabi ni Timothy, so balikan natin Timothy chapter 4 verse 12. Then no man despise the youth, bakit po? So bakit po? Bakit sinasabi ni Timothy? Let no man despise the youth. So bakit po? Hindi po dapat hamakin ang isang kabataan. Dahil ang kabataan po, sinasabi sa Revelation chapter 3, sila po yung next generation. Yan. So kung hindi po sila matitrain, sige susunod kaya. So naalala niyo sa time ni Joshua o sa time ni Moises, ang nakapasok doon, sabi ni Brother Branham, lumabas sila ng 2 million, hindi ako nagkakamali, pero ilan nakapasok? So represent 2 at puro karamihan pa doon kabataan. No? So kaya kailangan po i-train natin yung kabataan bilang sa church, kaya napapasalanan kami. So alam namin hindi ito yung pagkatapos ng joint fellowship, siguro lalaki pa siya o magpapatuloy pa, no? Kaya nagpapasalamat kami, kaya kailangan namin yung gabay ng mga nakatanda sa amin, kasi kami, aminado kami, hindi namin alam yung bagay na gagawin namin kasi malakas na yung loob eh. So paggawa, sige, pero tapos pagdating sa management, so kailangan namin nakatanda. Kaya yun lang po, maraming salamat. So ito sa napakagandang mensahe. At ngayon po magpapatuloy.